Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 7 sundalo habang 8 ang sugatan sa vehicular accident sa Uson, Masbate, Linggo ng gabi. Sa ulat ng Bicol PNP, galing ng barangay Saklay sa bayan ng Milagros ang military truck sa kayang mga sundalo at magde-deliver ng supplies nang sumabog ang kaliwang gulong sa barangay Buena Suerte. Dahil dito, nawala ng control sa manibela ang driver at bumangga ang truck sa nakaparadang cement mixer truck. 6 na sundalo ang dead on the spot habang ang isa ay dead on arrival sa ospital. Sinabon ni Senator Aimee Marcos ang mga opisyal ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng hinihingi niyang dokumento. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance sa budget ng poll body, hiniling ni Senator Marcos na kailangang ipagpaliban muna ang pagdinig hanggang hindi niya natatanggap ang dokumento. Ilan sa mga hinihingi ng senadora ang hirit ng COMELEC na 10 billion peso budget para sa barangay at SK elections at update sa poll workers' compensation. Samantala, naniniwala si Senator Marcos na pinapayagan ng saligang batas ang Kongreso na magtakda ng petsa para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kaugnay ito sa petisyon na inihain ni Attorney Romulo Macalintal sa Korte Suprema na humihiling na labag sa saligang batas ang pagpapaliban sa naturang halalan. Ganito rin ang pananaw ni Senator Jinggoy Estrada, isa sa may akda ng panukala na naging batas kamakailan. Nagkasundo ang National Food Authority o NFA at ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG para bilhin ang higit 7 bilyong kilo ng palay. Sa Memorandum of Agreement ng NFA at SINAG, babayaran ng 150 bilyon pesos ang 6 ng mga magsasakang miyembro ng grupo. Layo ng kasunduan na matulungan ang mga magsasaka sa gitna ng tumataas na gastusin sa produksyon at matiyak na may pagbebentahan ng kanilang produkto sa mas mataas na presyo. Sinabi ni SINAG Chairperson Rosendo So, dahil sa kasunduan, mas mahihikayat ang mga magsasaka na patuloy na magtanim. Nagpasalamat din siya sa NFA sa commitment nito na matulungan ang kakulangan sa sektor gaya ng post-harvest facilities. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchonko, nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.